Hello po at good morning po ulit sa ating lahat at welcome sa ating morning devotion. I'm praying na sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at ina-anticipate na ninyo ang Pasko, ang pagse-celebrate natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. And I'm praying po na sana sa ating pag-aaral sa morning devotion, sana po marami kayong natutunan dahil ito pong libro ni Rick Warren po, sa totoo lang ay very practical po yung mga illustration, very practical din po yung mga sinasabi niya kung paano natin ma-enjoy ang ating purpose sa buhay. Okay? So, nasa ikalima or ikahuli na po tayong purpose, which is, you were made for a mission. So, tayo po ay create ni Lord para sa kanyang mission. So, yun po ang ating pag-aaralan ngayon. At kahapon nga po, natutunan natin kung paano tayo mag-share ng ating testimony, kung anong, paano tayo binago ng Panginoon, yung mga lessons, life lessons na natutunan natin sa ating sariling mga buhay, kung ano po yung mga passion na binigay sa atin ng Panginoon, at kung paano din po natin i-share ang gospel. So, today, ang susunod natin pag-aaralan ay for day 38 nga po, becoming a world-class Christian. Okay, so dahil Tuesday ulit, mag-choose ulit tayo. What is your choice? No? Ano po yung choice nyo ngayong Tuesday? Would you want to be a world-class Christian or a worldly Christian? So ano po ba yung pagkakaiba nun? Ang worldly Christian po ay ang focus niya is makamundo kasi worldly nga siya. So mga makamundong bagay, mga pansarili lang, ano? So ang worldly Christian, sabi nga dito, ay lagi lang iniisip yung personal fulfillment or save na sila eh. So, tinanggap na po nila si Jesus bilang kanilang personal Savior and Lord. Pero, ang mga iniisip pa rin nila is pang sarili lang. Sarili lang nila. So, lagi nilang pinagpe-pray lang yung kanilang needs, own needs. Yung sana i-bless sila. Ibigay yung magpapasaya sa kanila. And lagi pong me first. Parang faith nila, ako muna. Okay? So, yun po yung mga worldly Christians. Ang world-class Christians naman, ay sila naman yung saved and ready to serve. Okay? So, sila po yung talagang sinasabuhay po nila yung ating ikalimang purpose, which is you are made for a mission. So, mission, other-centered po sila, hindi lang po sarili. And sila po yung talagang laging pinagpipray yung kapakanan ng ibang tao, lagi mo nang inuuna yung pagsiserve sa ibang tao bago ang mga sarili nila. So, saan po tayo doon? Tayo po ba ay worldly Christians or world-class Christians? Okay, syempre gusto natin world-class Christians, di ba? So, paano ba natin yun gagawin? Paano ba tayo maging world-class Christians? So, si Rick Warren, meron siyang mga binigay na mga suggestions kung paano po tayo maging world-class Christians. Una daw po, mag-shift tayo from self-centered thinking to other-centered thinking. Sabi nga natin kanina, no, na yung world-class is other-centered, so others po yung iniisip nila. Samantalang po, ang worldly Christians is yun nga, mga self-centered or sarili lang po yung iniisip. So, para tayo ay maging world-class Christians, dapat talaga huwag tayong mag-focus sa sarili lang natin. Mag-focus din tayo sa ibang tao. Okay? So,
Sabi nga sa Corinthians daw, "My friends, stop thinking like children. Think like mature people." So, sabi ni Paul sa Corinthians, no? And totoo, 'di ba? Nung tayo ay mga bata, wala ka namang, lalo na nung ikaw ay baby, wala ka talaga inisip kundi sarili mo, di ba? Kung baga parang ang focus mo lang is, sana, di ba, iiyak ka para pakainin ka nila. Iiyak ka para palitan nila yung diaper mo kasi nagpupo ka. Or iiyak ka dahil masama yung pakiramdam mo, kinakabag ka, so kailangan kanilang i-burp. So, sarili mo lang lagi yung iniisip mo. So, para mag-shift tayo from self-centered, parang maging hindi tayo magstay dapat na babies or children. So dapat mag-mature tayo. Tayo ay mag-grow, sabi niya. So begin asking the Holy Spirit to help you think of the spiritual need of unbelievers when you talk to them. Dito din yung tinuro sa atin kung paano magkaroon ng breath prayers. Ano ba yung breath prayers? Ito pa yung prayer lang na very very short. May isang hinga lang, tas pray, nagpray ka lang sa isang habang ikaw ay humihinga. So breath prayers. Parang mas short lang na mga prayers itong mga to. And madalas dito ko nga dahil sa akin pag-aaral nga sa purpose driven life, dito ko po to natutunan na sometimes marami kang may encounter na unbelievers or yun nga po yung wala pa sa Panginoon. And hindi naman po kasi lahat ay pwedeng kausapin mo at mag-share ka kagad ng gospel, no? So, begin praying for them. So, ako pag may nakikita kong ganun, short lang siguro yung prayer ko. Lord, sana makita din nila yung glory mo, no? Kung yung goodness mo sa buhay nila, para sila po ay magbalik loob or sila po ay maging born again, no? So ganun nga po yung dapat na maging thinking natin na pag nakakita tayo ng mga unbelievers is sana pagpipray natin sila. Pagpray natin na sana bigyan tayo ng boldness and courage na makausap sila. Pero kung hindi man po, hindi pa sila ready, pagpray mo lang na sana makita nila yung goodness ng Panginoon sa mga buhay nila. Okay? And number two, sabi nga niya dito is shift from local thinking to global thinking. Eh kasi, sabi nga, God is a global God. So, God po siya ng buong mundo. Mahal na mahal niya po lahat ng tao sa mundo. Wala pong, ano yan, wala po siyang pinipili. Hindi niya sinabi na mahal lang niya mga Kristiyano. Mahal po niya kahit ang mga Muslim, mahal po niya kahit yung mga nagpa-practice ng Hinduism, Buddhism, ayan. So, lahat po yan, mahal po ni Lord. So, mahal na mahal niya ang buong mundo at mahal na mahal niya, siya ang God ng buong mundo. Okay, so global God po siya. Kaya, dapat po mag-shift na tayo. Hindi lang po sa ating mga local or para lang po sa Pilipinas, na dapat po ay mag-reach out na rin po tayo sa mga tao sa ibang bansa. Okay? Maano po dyan ang mga Pilipino dahil yun nga, marami pong Pilipino na nakakarating talaga sa ibang bansa. And I know of people na talaga ring nag-evangelize at hindi natatakot, no, kahit na sila ay nasa mga bansa na bawal yung Christianity, ano. And I'm always praying for these people talaga na i-protect sila lagi ni Lord, lalo na yung talaga mga pinipersecute, ano, sa ibang mga bansa. But if we cannot, kung wala pa tayo sa ibang bansa, pwede naman po tayong mag-pray para lang sa mga specific countries. Ano, kumbaga parang siguro pag quiet time mo na or prayer time, mamili ka lang ng isang bansa na pwede mong ipag-pray. Although syempre ang ano ngayon is Ukraine tsaka Russia, ang ganoon, dahil nasa ano sila ngayon,
kumbaga parang nasa conflict sila ngayon, pwede natin silang pag-pray. But also, pag-pray din natin. Kunwari, we can also pray for Africa. Africa pala is a continent, ano? But we can also pray for countries in like Brazil. Kumbaga parang, yun nga, mamili ka ng bansa na ipag-pray mo na sana maghari din ang Diyos sa bansang yon. Okay? And what do we pray for? Ika nga dito ni Rick Warren. You pray for yung nga opportunities to witness. Sana, ayun nga na marating din tong bansang ito na magkaroon ng courage yung mga Christians doon na mag-speak up, makapag-share ng kanilang testimonies and share the gospel. And also, na sana magkaroon ng conversion and transformation sa mga tao. Ano? At maiparating na talaga ang mensahe ng Panginoon sa buong mundo. Dahil sabi nga nila, di ba, when the gospel is preached in all the world, ano, in on all the earth, babalik na po ang ating Panginoong Jesus. So, gaya nga kanina, sabi ko, always pray for the missionaries, you know, because we ourselves cannot go and minister to these people. There are missionaries who are doing that. And I really applaud these people, no, na pag ang hirap po siguro gawin yan. Nung bata ako, kasi yan sa mga pangarap ko na sana makapag maging missionary sa hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. But again, sabi ni Lord, I'm not yet done with you. So hindi natin alam kung malay mo gamitin pa rin ako ng Panginoon to be a missionary. But for now, no, sabi ko nga, all we can do kasi hindi pa tayo makakapunta doon is to pray for the missionaries. I worked with somebody noon na nag-mission siya, and we always prayed for her, no? And kasi lalo na kanina nga nabanggit ko yung Ukraine tsaka Russia, ano? Alam niyo minsan kasi ginagamit ni Lord yung mga conflicts na ito para magkaroon ng transformation sa buhay ng mga tao. Ano, para kumbaga parang nagiging ano na ang mga tao pag may conflict ay lumalapit sa Panginoon. In fact, meron nga ako nabasa noon which really surprised me na doon pala sa Iraq, no? Iraq is a war-torn country, no? Alam naman natin na ang daming meron talaga silang mga war doon. And I found out na ang Iraq pala ay marami din parang mga ano ba ang tawag nila? Ito yung mga Kristiyano doon. Lumalaganap din ang Christianity doon sa Iraq. So let's pray for Iraq. Let's pray for the missionaries na ginagamit ni Lord sa mga bansang ito, no? So let's think global talaga. Hindi lang po dito sa ating bansa. And of course, we're always supporting that dahil nga ang ating ang ating mga devotions or ang ating CHCC ay nakapag-broadcast na sa lahat ng parts ng mundo. So I pray din na kung saan man to makarating, I'm praying na sana maging encouragement ito sa mga missionaries sa abroad na ginagamit ni Lord. Pagpalain po kayo ni Lord. We're praying for you. And siguro, if we can support them, no? If we can support them financially, if you know of a way to support these missionaries, no? Naalala ko nga, yung isang kasama ko kasi ang isa pa sa one way of going to become global actually is to go on a short-term mission, sabi niya, project to another country. So ganun nga po yung isang kakilala namin sa TI. She quit her job
nag-resign po siya, and she became a missionary in Papua New Guinea, and we became partners with her. We supported her sa kanyang mission, and we constantly prayed for her kasi alam namin po kung gaano kahirap and because of that, I think she's so blessed. Ano, she's already married. She has one daughter and another on the way. So another child on the way. So she has really been blessed by the Lord. So if we can do it, no, na kung may opportunity to go on a short-term mission, no, sana po. If we are given that opportunity, I'm praying na sana we will be able at walang hindrance, no, to do that mission. So, ina po, that's one way of shifting from local thinking to global thinking. Okay, so let's go global. Huwag lang po local yung ating iniisip dahil we have a global God. Okay. Number three is shift from here and now thinking to eternal thinking. So, kung maga parang wag lang short term. Wag lang ngayon. Hindi lang ngayon. I mean, hindi lang dito at ngayon. So, dapat ang lagi nating iniisip ay eternal. Kung maga parang sabi nga is whatever is stopping you from your mission, no, to follow the Great Commission. Sabi nga, let it go, let it go. Parang frozen lang yan. So, i-let go mo lang kung ano yung nakakasagabal. Like, siguro yung pursuit mo of money. Again, hindi po natin sinasabi na masama ang yumayman. Pero kung yun na lang po yung focus mo at hindi ka na nakapag nagkakaroon ng ministry, siguro mag-stop ka and think about it, no? Is it really worth it? In the end po, yung pursuit natin ng wealth is if you use it to help others. I think I've mentioned this before na if you use it to help others, it's okay. Pero kung ang ano lang is pansarili lang ulit, maybe we should think, no? Kasi hindi naman po natin madadala yan sa langit. Instead po, let's focus or invest on people or souls in helping others to know God. So, para po ang ibig kong sabihin kasi dito, yung perspective natin is ano yung heaven. Kumbaga parang pag nag-account na tayo, ano yung pwede nating i-account sa Panginoon? Kung ilang souls na ba yung nadala natin sa Kanya? Hindi po yung ilang milyon na ba yung naipon ko? At because of that, hindi na ako nakapag, hindi ko nagawa yung Great Commission. Okay? And number four is shift from thinking of excuses to thinking of creative ways to fulfill your commission. Wow! Meron tayong kasabihan. Baliktarin ko ha. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. So, alam niyo yun, kung talagang gusto natin na i-fulfill yung mission natin, i-fulfill yung purpose natin that we are made for a mission, marami po tayong pwedeng gawin. Gaya nitong pag magiging part ng ministry sa church, pagiging, alam mo yon, yung pagiging magiging spiritual mentor, advisor ka ng mga tao, or inya, yung i-share mo lang yung testimony mo lagi sa mga bago mong kakilala sa, at para makilala din nila ang Panginoon. So there are really many ways. Naalala ko, hindi ko kasi suot, si Myla po yung isa sa nagbibigay din po ng nagsishare sa morning devotion, ano, gumawa siya ng parang
ano tawag doon, bracelet. At yun yung ginagamit nila pang share ng gospel doon sa nung meron pa silang hospital ministry. And ginagamit din niya yun sa mga kabataan. So that's one creative way talaga, 'di ba, na nakamakapag-share tayo. Siguro bigyan ko rin kayo ng isang idea ngayong Pasko. Instead of giving ng sa mga kaibigan natin, lalo na po yung mga unbelievers, why don't we give them something spiritual, no, na pwede ka rin makapag-share pa rin ng gospel through your gift sa kanila. At magiging curious din sila. Sino ba talaga si Lord? Ano, sino ba si Jesus Christ? Ano, and I remember din, one way din is magkwento ka sa mga kaibigan mo about Bible characters. Kasi alam nyo, marami pa rin po tayong mga kaibigan na hindi lahat kilala yung mga Bible characters, no? So, you start doing that. And then, magiging curious sila, sino ba yan? And then, you start telling them, ah, di mo ba alam, ito si ano, na, kunwari, yung pamangkin ko, si Boaz. Sino nga ba si Boaz in the Bible? Diba? Kung pala, babalikan mo, galing pala sa lineage ni Boaz yung si Jesus. Diba? I-trace po ninyo, assignment niya yan. And, ganun po na ano, magiging curious sila tapos magbabasa na sila. So there's always creative ways. Kasi minsan very ano ng mga tao ngayon eh, pag ito na naman si ano, pa Jesus Christ, Jesus Christ. Ganun, 'di ba? Medyo hindi nila papansin din yung mga sasabihin mo. But if you make it creative, ano, magkakaroon din ng kung pa magiging curious talaga yung tao. Ano nga ba yun? Sino nga ba yun? O, diba? So, they also find out about Jesus Christ that way. So, ayun po. Ang ganda po ng mga shinare ni Rick Warren, ano, para po tayo ay maging world-class citizen, Christians. World-class Christians. So, ngayon, kayo po mamili. Ano ulit? Worldly Christians or world-class Christians? Ayan. The Great Commission is your mission. Tatandaan po natin yun. Nako, pag hindi mo alam yung Great Commission. Sige, assignment nyo ulit yan. Ano ba yung Great Commission? Joke, dapat alam nyo po yun. So, Great Commission, ano, is your mission. And doing your part is the secret to living a life of significance. So, doing your part, doon mo talaga mararamdaman na how significant your life is. Alam nyo ba yung feeling ng pag ikaw ay may nadadala sa Panginoon? Wow! Nagre-rejoice ang langit. So, ikaw ba, hindi mo ba na-feel yung significance mo pag alam mo na pag may nadala ka sa langit ay magbubunyi, pag may nadala ka sa Panginoon, magbubunyi ang langit? Diba po, napakasarap po yan sa ating pakiramdam pag tayo, nagawa natin yan. Kaya po, sana ma-encourage kayo, ma-encourage tayo, lahat po tayo yan, hindi lang kayo. Ako din po, lagi ko nire-remind yung sarili ko na I am made for a mission. Dapat po talaga, because I'm saved, I should be ready to serve. Okay? So, thank you ulit sa pakikinig at manalangin po tayo. Maraming salamat po ulit, Lord, sa natutunan namin ngayon. Lord, siya nga po, no? Napakasarap po ng pakiramdam kung maging part ka, maramdaman mo yung significance ng buhay mo kung ikaw ay maging part ng Great Commission. Lord, thank you. Thank you because you continue to lead us, you continue to guide us para ma-fulfill po natin yung ma-fulfill po namin ang aming mission at mapasaya ka po namin at
mabigyan ka po namin ng parangal, maibalik po namin ang glory sa inyo. Lord, thank you for the devotion na narinig namin ngayon. Sana po bigyan mo ulit kami ng courage upang makapag-share ng gospel mo. Sana bigyan mo din po kami ng creative minds, O Lord, na maisip namin paano ba namin may share ng yung gospel ninyo instead of thinking of excuses para hindi namin ma-share hindi kami maka-share in the Great Commission. So Lord, we thank you again for the lesson. Lord, we pray na sana marami kaming ma-encourage at marami kaming magkaroon ng conviction ngayon that ipagpatuloy po namin ang ginagawa namin para ma-perform namin yung purpose namin, that is that we are made for a mission. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.